The Commission on Human Rights has been perceived and labeled justly or unfairly as the people who police the police. Hence the tag of being anti-law enforcement or even worse, anti-government. But its commission pushed back on the notion, insisting it cares for both victims and suspects in a crime scene as it stood up to senatorial grilling in today's budget hearing. Our Daniel Manalastas provides more details. The Senate Select Oversight Committee on Intelligence and Confidential Funds held a meeting today to make sure the confidential and intelligence funds will be strictly monitored, though with limited information to share with the public due to confidentiality. Senate President Juan Miguel Zubiri told the reporters pieces of basic information. Most of what we saw were actually in aid of anti-drugs, anti-human trafficking, yung anti-terrorism, dealing with tipsters, yung nagbibigay po ng tip, tapos informants, at meron pong corresponding parang reward. Things like that, which I think is very important. Yung complaints at of course yung comments ng napakaraming tao, bakit naman na napakalit ng intelligence funds nga ng itong intelligence agencies and dadagdagan pa yung mga civilian agencies na hindi naman tama. So we're doing, that's part of the review that we'll be doing. Meanwhile, during the budget hearing of the Commission on Human Rights, Senator Raffy Tulfo called out the agency because of the so-called stigma, wherein he alleges the agency is more focused on the angle of perpetrators or suspects being abused by law enforcement than taking on the victim's side. Doon kayo fumo-focus, binabanatan yung police, tinitira niyo yung police, kakasuhan niyo yung police and all. Nakakalimutan niyo, nabigyan ng support yung victim. There were so many instances na yung police brutality na yung biktima ng pananakit. Nakursunadahan lang, sinapok, binugbog, pinasok yung bahay ng walang search warrant, etc. Nasaan kayo? Pero kapag meron yung pumasok ng loob na kriminal at binugbog, sarado ng police, nandoon kayo. Pero yung niluuban, wala kayo para sa kanila. Tulfo understands the CHR's mandate in the criminal's human rights. However, he suggests the CHR should focus more on the victim's side. The CHR meanwhile explained. Ang CHR po ay naglilingkod ho kahit kanino man. So katulad ho dun sa inyong example, may police, mayroong biktima ng halimbawa ay rape. Ang CHR po, tinitignan din po yung kapakanan ng biktima. Kasi o, katulad ng sa mga pagang krimen ay tungkol sa babae, ginawa laban sa babae, bilang gender ombud po, ang Commission on Human Rights po ay tumutulong sa biktima. At gan sa isang banda rin, tinitignan din naman namin po yung pagtupad ng mga kapulisan sa tungkulin nila bilang agents of the state. So kapag ka may paglabag po ng, sa mga proseso, siyempre, ang CHR po ay pupuna. Daniel Manalastas for The Nation.